Kinakailangan ko bumalik sa opisina para mag-report. Ang bala ko ngayon, magpapanggap tayo na susundin natin lahat ng gusto niya. Pero doon tayo kukuha ng pagkakataon para huli ng lahat ng dako. Habang si Fernando Mante ay kasalukuyan nagmamaneho ng sasakyan, papunta dito sa bahay nitong si Enrique Vera at para kausapin ito at sabihin na umaatras na siya bilang abogado nito, ay laking gulat nito nang tumawag si Enrique Vera sa kanya dahil sa nag-iba ang lokasyon at pupuntahan nito. At pinapunta itong si Fernando Mante dito sa isang tinutuluyang bahay nitong si Enrique Vera. Nalabis namang ikinabahala nitong si Fernando at kinagulat na bakit nag-iba ang lokasyon ang pupuntahan nito. At sinabi ni Fernando Mante na pupunta siya. At nang nagpunta nga itong si Fernando Mante dito sa rest house nitong si Enrique Vera, ay laking gulat niya nang hindi siya agad papasukay ng mga tauhan nito. At sinabi nitong si Fernando Mante sa isang tauhan nitong si Enrique Vera na siya ay pinapunta ni Señor Vera. At sinabi naman ng isang tauhan niya na maghintay na lamang sa loob. At habang naghihintay itong si Fernando Mante, ay may matutuklasan siyang isang bagay na lalong ipag-aalala niya at lalong magiging dahilan at magtutulak sa kanya na lalong umatras sa pagiging abogado nitong si Enrique Vera. At sa kabilang banda naman, habang nakikipag-usap nga itong si Enrique Vera sa katiwala nitong isang niyang kasosyo, ay laking galit ni Enrique Vera nang hindi yung kanyang kasosyo ang kanyang nakaharap. At ito ay kanang kamay lamang nito at sinabi nitong si Enrique Vera na malapit nang matapos at maayos ang kanyang kaso at tutulungan siya ng isang sikat na abogado. Sa kabilang banda naman, pumunta naman tayo sa nangyayari dito sa Task Force Aguila. Habang itong si Lolo Delphine ay nagkamalay na, ay agad naman itong pinausap ni General Olegario at tuwan-tuwa si General Olegario nang nakitang si Lolo Delphine nga ay nagkaroon na ng malay. Kaya sinabi ni General Olegario dito kay Lolo Delphine na hintay-hintayin lamang at dadalhin na ni Cardo Dalisay at Dr. Audrey ang pagkain nito para makakain na ito. Sa kabilang banda naman, habang nagluluto itong si Dr. Audrey at itong si Cardo Dalisay, ay malungkot ito si Dr. Audrey na umupo dito sa tabi nito si Cardo Dalisay at sinabi na hindi niya kakayanin ang problemang dinadala niya at nalulungkot pa rin siya. At sinabi naman ni Cardo Dalisay dito kay Dr. Audrey na baliwala lamang ang problema nito sa problemang pinagdaanan nitong si Cardo Dalisay at sa problemang pinapas ng ibang tao. At sinabi nitong si Dr. Audrey kay Cardo Dalisay na gaano ba kalaki ang problema nito. At nagsimula na nga magkwento itong si Cardo Dalisay ng kanyang problema tungkol sa kanyang anak at sa kanyang asawa na nawala dahil sa kanyang trabaho na sinubukan pasukan. At habang nagkikwento nga itong si Cardo Dalisay ay patuloy ang pagpatak ng luha ni Dr. Audrey dahil sa sobrang lungkot ng istorya ng buhay nitong si Cardo Dalisay. At sinabi ni Dr. Audrey dito kay Cardo Dalisay na nakakahiya naman dahil ang problemang pinagdadaanan niya ay baliwala sa problema nitong si Cardo Dalisay. At sinabi ni Cardo Dalisay dito kay Dr. Audrey na patawarin na itong si Fernando Mante dahil napakabait na tao nito at iyon ang pagkakakilala nitong si Cardo Dalisay. Kaya naman sinabi nitong si Dr. Audrey dito kay Cardo Dalisay na maaaring ng ganon pero masakit pa rin yung ginawa ng ama nito. Samantala, habang nag-uusap naman itong Task Force Aguila at saka itong si Captain Liamante at ang ina nito na si Amalia, ay tinanong nitong si Ramel kung nasaan na itong si Fernando at sinagot naman ni Amalia na may importanteng kliyente na dapat kausapin. At doon na nga nagsimulang magtitigan itong si Ramil at saka itong si General Olegario. At nagdag pa ng mga kasamahan itong si Cardo Dalisay at itong si Major Basco na ano magiging plano nitong si Captain Liamante. Piyadong magtataka ang opisina nito kung paano siya nakawala dito sa kamay ni Cardo Dalisay. At magtataka din ng Black Op kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nagre-report itong si Captain Liamante sa kanilang opisina. At dagdag pa nitong si Major Basco na tanong dito kay Captain Liamante na kung ano nga ba ang totoong magiging plano nito. Dahil baka isuplong lamang sila nito si Captain Liamante. At sinabi naman ni Captain Liamante dito sa mga kasamahan nitong si Cardo Dalisay na hindi niya kayang traitorin ito dahil pwedeng mapahamak ang kanyang pamilya hanggat nandudun pa ang Task Force Aguila. At habang painit na nga ng painit ang usapan ay sumagot na itong si General Olegario at inawat ang bawat isa at sinabi na napakahirap talagang pag-usapan lalo na at magkakaiba ang kadalang prinsipyo. At doon na nga nagsimulang pumasok itong si Cardo Dalisay at si Dr. Audrey dahil sa tapos na nilang lutuin ang pagkain nitong si Lolo Delphine. At habang pinapakain nga ni Dr. Audrey itong si Lolo Delphine ay nakatingin naman itong si Captain Liamante na parang may pagsiselos dito kay Dr. Audrey at kay Cardo Dalisay dahil sa napakasaya ng ngiti nitong si Cardo Dalisay habang pinagmamasda na pinapakain itong si Dr. Audrey itong si Lolo Delphine. At doon na rin nagsimulang mamuo ang matinding pagmamahal itong si Dr. Audrey dito kay Cardo Dalisay at pakiramdam nito na nahuhulog na ang kanyang loob dito kay Cardo Dalisay dahil sa napakabuting tao nito at napakamaalaga nito sa kanyang mga nakakausap. Sa kabilang banda naman, habang mainit pa rin ang pagtingin itong si Captain Liamante dito kay Cardo Dalisay at pinagmamasdan nito ng palihim habang nakangiti si Cardo Dalisay, ay hindi niya lubos maisip na nagkakagusto niya ang kanyang kapatid na si Audrey. Kaya na nagkwento itong si Audrey dito kay Captain Liamante ay wala namang nagawa itong si Captain Liamante kung hindi sang ayuna na lamang ang kapatid. At ang sinabi nitong si Captain Liamante dito kay Dr.
Dr. Audrey ay wala namang masama kung magkakagusto siya at magkakaroon ng paghanga dito kay Cardio Dalisay. At habang binibigkas nga ni Captain Lee Amante ang mga salita at pagsangayon sa kapatid, ay tila naglalaro ang mga mata nito na parang ayaw niyang magkagusto itong si Audrey dito kay Cardio Dalisay. At ipinapahiwatig din ito na nagseselo siya dito kay Audrey dahil sa nagugustuhan nito si Cardio Dalisay. Sa kabilang banda naman, pumunta naman tayo dito kay Fernando Mante. Habang kausap nga nito si Fernando Mante itong si Enrique Vera, ay sinabi na ni Fernando Mante ang kanyang saloobin. Sinabi din ni Fernando Mante dito kay Enrique Vera na nalaman na ng kanyang pamilya ang pinakatatago niyang sikreto at magbibitaw na siya bilang abogado nito dahil sa hindi na niya gusto at masigmura ang ipinagagawa nitong si Enrique Vera. At habang nag-uusap pa rin itong si Enrique Vera at si Fernando Mante, ay pinunit ni Fernando Mante ang cheque na ibinigay ni Enrique Vera at tinalagay siya shot glass nitong si Enrique Vera na labis namang ikinagalit nitong si Enrique Vera dito kay Fernando Mante at sabay alis nitong si Fernando Mante. At nag-utos na nga itong si Enrique Vera sa kanyang mga tauhan na ipapatay na lamang itong si Fernando Mante dahil sa umatras na ito at nag-traitor na ito sa kanya at dahil marami na rin itong alam sa kanyang mga negosyo. Sa kabilang banda naman, habang sinabi nga nitong si Ramil dito kay Cardio Dalisay na nagdesisyon na si Captain Lee Amante na babalik ng Black Op, ay nagbuo din ng desisyon itong si Cardio Dalisay sa kanyang isipan at sinabi niya kay Ramil na hahayaan niyang bumalik ito sa Black Op para mas madali sa kanila ang mahuli ang buong grupo ng Black Op. At doon na nga sumang-ayon itong si Ramil sa mga desisyon nitong si Cardio Dalisay. Sa inyong palagay, ito na ba ang pinakamatinding simula ng paghihigante nitong si Cardio Dalisay sa Black Op? Sasabihin na ba ni Dr. Audrey ang sikreto nitong si Captain Lee Amante dito kay Cardio Dalisay? Tuluyan bang mapapahamak at mawawala itong si Fernando Mante dahil sa ipapapatay ito ng mga tauhan nitong si Enrique Vera? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa Amprovinciano. At kung ikaw ay may opinion at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment nyo na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Isang like at isang subscribe na lamang po sapat na. Maraming salamat po. TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggen yung walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.